Blessed day, brethren. This is your pastor once again for daily devotion. Muli po, samahan po ninyo ako sa pag-aaral po natin ng banal na kasulatan. Samahan po ninyo akong buklatin ng inyo pong Biblia sa aklat po ng mga gawa in Acts chapter number 16. Sa mga talata pong 6 at 7. Ang sabi po sa atin ng banal na kasulatan, "Now when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia and Bithynia." Ang sabi po sa atin ng salita po ng Panginoon, no, when Paul at yung kanya pong mga kasama ay naglakbay po, they were forbidden na pumunta po sa Asia at pumunta po sa lugar na tinatawag po na Bithynia. Okay? So hindi po siya pinapasok, hindi po sila pinapunta po doon ng Panginoon. Now, there are times, mga kapatid, na we feel na we are hindered. We are cornered o hindi tayo hinayaan ng Panginoon na gawin ang atin pong mga plano. Katulad po nila, kapatid na Pablo, na hindi rin po minarapat ng Panginoon na gawin ang kanila pong nakatakdang puntahan at plano. Okay? At ang lesson po natin ngayong araw po na ito is when God says no. Pag sinabi ng Panginoon na hindi, no? Bakit kaya hindi minamarapat ng Panginoon? Bakit kaya hindi ito niloloob ng Panginoon? No? Bakit kaya kahit na gano'n man kabuti ang ating pong intensyon, gano'n man po kadakila ang ating pong hangarin, ay hindi ito mamarapatin o niloloob ng Panginoon na mangyari? Marahil tayo ay dumadanas po ng ganyan. Marahil kayo po ay nararanasan niyo po yan ngayon sa inyo pong mga buhay, nararanasan niyo po yan sa inyo pong mga ministeryo, sa inyo pong mga tahanan, no? At hindi minamarapat ng Panginoon na mangyari ano man yung inyo pong minimiti at idinadalangin. May tatlong bagay po akong gusto pong ibahagi po sa inyo sa having the idea na when God says no. The first thing, mga kapatid, na gusto ko po ipakita sa inyo is because of the plan of God. No? Ang the verses we have read, doon po sa mga binasa po nating mga talata, may plano po sila, kapatid na Pablo, na puntahan sila Apostle Paul, pero hindi po ito ang plano ng Panginoon. There is another plan. Ang sabi sa atin na Acts chapter 16 verse number 9, "And a vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia and prayed him, saying, come over us unto Macedonia and help us." Iba po yung plano ng Panginoon. Marahil meron tayong itinakdang plano, meron tayong ninanais at minimiting plano. Pero kung hindi po yan ang plano po ng Panginoon, mas matalino pa rin po ang plano ng Panginoon. Hindi ang plano ng Panginoon, hindi pumunta sila Pablo dito sa Bithynia at sa Asia. Kung hindi po, pumunta po siya doon po sa lugar ng Macedonia, no? Bahagi po diyan yung pong Berea po, as we will later on see. So may plano po ang Panginoon. Meron pong nais ang Panginoon na pagdalhan kila Pablo at sa kanya pong company. Kung ang inyo pong mga itinadalangin ay hindi po ibinibigay ng Panginoon, baka marahil ay may ibang plano ang Diyos. May ibang mithiin ang Diyos para sa inyo. Marahil hindi ka diyan nais ng Panginoon, no? Kung ang isang relationship halimbawa, no, kung ikaw ay isang young people at yung relationship mo ay meron kang girlfriend, matapat naman sa Panginoon, o boyfriend na matapat naman sa Panginoon, pero hindi nangyari, no? Iba yung plano ng Panginoon, no? Iba yung nais ng Panginoon sa iyo. So magpasakop tayo sa plano ng Panginoon kasi mas mabuti pa rin lagi ang plano ng Panginoon. So huwag po tayong magrebelde when God says no. Pangalawang bagay po na gusto ko pong ibahagi sa atin ay yung pong purpose ng ating pong Diyos. Sabi po doon sa verse number 14, no, ang purpose ng Panginoon kay Pablo ay hindi ang plano ng Panginoon ay huwag siyang pumunta doon, no? Pumunta siya ng Macedonia at nung pumunta siya doon sa Thyatira, bahagi po ito ng Macedonia, doon niya po makikilala po si Lydia na o ibubuksan ng Panginoon yung puso sa pamamagitan po ng pangangaral po ni Pablo, no? Ito yung purpose ni Lord, no? Merong ibang purpose marahil ang Panginoon sa atin. Yung purpose natin, no, gusto nating luwalhatiin ng Panginoon,
Kung gusto natin mapuri at maluwalhati ang Panginoon, dapat parehas din tayo ng purpose kay Lord. Ang sabi po sa atin po ng Psalm chapter 37, no? Delight thyself also in the Lord, no? And he shall give you the desires of thine heart. Nasabi po sa atin ng Hebrews chapter number 11, he is a rewarder of them that diligently seek him. God has a purpose. If we want to please God, if we want to delight God, mga kapatid, we must obey and follow the purpose of God and let that be our purpose also. Hindi lamang po si Lydia, mga kapatid. Meron din po yung tinatawag na Philippian jailer, no? Sila Pablo po ay dinakip dito po sa lugar po na ito. Pero, no, sa biyaya po ng Panginoon, yung kanila pong testimonya ay ginamit upang maligtas ito pong nagbantay po sa kanila, no? Nata, hindi lamang po siya, kung hindi maging yung buong sambahayan niya, ay sumampalataya rin. No, yun po yung purpose po ng Panginoon. There is a greater purpose, no? At kung bakit po tayo dun hindi binibigay ng Panginoon yung atin pong idinadalangin. Marahil meron ko yung nanalangin ng isang trabaho. Marahil ikaw merong isang gustong puntahang lugar pero hindi ka dun dinala ng Panginoon. There may be a purpose, a better and greater purpose para sa iyo. Pero hindi po natapos dito. Hindi natapos kay Lydia at sa kanyang sambahayan. Hindi po natapos sa Philippian jailer at sa kanyang sambahayan, no? Sapagkat pagdating po ng sumunod po na kapitulo, mga kapatid, no? Ay yun din naman po mga Thessalonians, no? Maraming mga mailang mga Hudyo na sumampalataya at maraming mga Griego ang sumampalataya. Sabi po sa atin dito ng Acts chapter 17 verse number 1 and 4, and they came to Thessalonica, bahagi po yan ng Macedonia, and some of the Jews believed and consorted with Paul and Silas, and of the devout Greek a great multitude, and of chief women not a few. Hindi ilang tao, hindi kakaunting tao, no? Yung purpose ng Panginoon, katulad niya nang binanggit ko kanina, it is a better purpose and it is a greater purpose, no? Iba siguro yung paglalagyan sa iyo ng Panginoon, iba yung paggagamitan sa iyo ng Panginoon. Marahil hindi ka diyan effective sa paglalagyan sa iyo, o doon sa plano mong puntahan, no? Dito ka magiging effective sa lugar na pagdadalhan sa iyo ng Panginoon. In a few verses later naman po, mga kapatid, no? Pumunta din sila sa Berea, bahagi pa rin po ng Macedonia. Marami pa rin pong mga sumampalataya po. So, nakita po natin, hindi yung purpose natin, hindi yung plan natin ang dapat masunod kung hindi po yung purpose and plan po ng Panginoon. Tanong po, hindi ba kalooban ng Panginoon na may masave doon sa Asia? Hindi ba kalooban ng Panginoon na may masave doon sa Bithynia? Bakit winidhold niya si Pablo sa kanila? Bakit hindi minarapat ng Panginoon, no? Parang ang sama ng dating ni Lord, no? Bakit po? Balikan po natin, ha. May plano, may purpose ang Panginoon, at panghuli po, mga kapatid, meron pong arrangement or positioning ang Diyos. Katulad na nabanggit ko na kanina, marahil si kapatid na Pablo ay hindi magiging effective sa kanila. Later on, no, si Peter ay sumulat, no, at sinulatan niya yung mga strangers, okay, scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. Alam niyo, mga kapatid, hindi po nabanggit sa Acts kung sino po ang nagpunta sa Asia at sa Bithynia. Pero sa panahon po na sinulat po ni Apostle Peter, yung kanya pong sulat na ito, yung 1 Peter po, mga kapatid, ay may mga mananampalataya na sa Asia at sa Bithynia. Huwag nating isipin na yung gagawin natin o yung kaya natin gawin, tayo lang yung makakagawa niyan. May iba pong gagamitin marahil ang Panginoon, no? Iba po yung lugar na paglalagyan sa iyo ng Panginoon, no? Iba yung lugar na paggagamitan sa iyo ng Panginoon. May ibang tao rin naman, may ibang mananampalataya din naman na papupuntahin doon sa lugar na yan. Hindi po niya tinaliktan ang Asia, hindi po niya pinatinaliktan ang Bithynia. It so happened na iba po ang susuguin niya sa lugar na yan. So kung pinilit pala ni kapatid na Pablo, magiging redundant pala. No, hindi pala, baka hindi na save si Lydia.
Baka hindi na safe po yung ano, yung pong Philippian jailor. Baka hindi na safe yung mga Griego kung hindi po sumunod si Pablo sa kalooban po ng Banal na Espiritu. Baka hindi makuha o hindi maganap ang plano ng Panginoon, ang purpose ng Panginoon kung sinunod niya lamang yung kanyang naisip na plano, yung naisip niya na purpose. So God has a position for you. God has a place for you. May ibang paggagamitan sa iyong Panginoon. Kung hindi ka uubra sa isang ministeryo, kung hindi ka po pwede sa isang relationship, kung hindi ka po pwede sa isang ministeryo, kapatid, no? May ibang paggagamitan sa iyo ang Diyos. May iba rin gagamitin ng Diyos kung sakasakali man naiiwanan mo, yung ia-abandon mo, yung pina, yung kalagayan mo o yung pina, pwedeng ministeryo yan. No? May ibang gagamitin ng Panginoon dyan. So huwag ka mangamba, huwag ka mabahala. It's all according to the plan, the purpose, and the positioning of God. When God says no, it doesn't mean bigo ka na. When God says no, hindi po ibig sabihin na tayo po ay ayaw na ng Panginoon na merong gawin. It so happened na iba yung plano, iba yung purpose, at iba yung position ng Panginoon na paglalagyan sa atin. God bless you all mga kapatid. And stay safe, keep on praying.